sabi ng Panginoon. Ano ba? Ganda umaga po sa inyong lahat. Ang Diyos ay mabuti. Nagagalak tayo sa Panginoon sa kabutihan niya. Mawit lang tayo ng maikling awit dahil marami tayong pag-uusapan ngayon, maikli ang oras. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His Word. Hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? So put your trust in God alone and rest upon His Word. For everything, oh everything, yes everything is possible with God. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His Word. Hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? So put your trust in God alone and rest upon His Word. For everything, oh everything, yes everything is possible with God. Amen. Lahat ay magagawa ng Diyos. Hallelujah. Ang hindi lang gagawin ng Panginoon, yung hindi ayon sa kanyang kalooban. Pero lahat ay magagawa ng Panginoon. Nagagalak po kami sa Panginoon. Yung mga nakapakinig ng testimony ko kagabi, ngayong umaga sana ay paalis na kami rito dahil iahatid ko na yung pamilya ko para umuwi sa Pilipinas dahil hindi ma-re-renew yung aming visa. Pero at the last minute, naghimala po ang Panginoon at merong isang pastor na hindi naman namin kakilala ang biglang nag-offer ng tulong at tinanggap ng immigration yung documents nila. At hindi na po uuwi ang aming pamilya, makakapagpatuloy na kami rito. Kaya purihin ang Panginoon. Yun na lang ang pinaka maliit na summary nun. So, purihin ang Panginoon. Tayo ay mag-aaral ng kanyang salita. Ama naming Diyos, niling namin ang inyong gabay habang kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan at kadakilaan sa amin. Panginoon, sa loob ng mahabang panahon ng pag-aaral ng aklat ng mga gawa, tinulungan nyo kami, sinamahan nyo kami, pinalakas nyo kami, sinaway nyo kami, pinaalalahanan nyo kami. At Panginoon, wala kami ibang masabi kundi purihin ang inyong banal at kataas-taasang pangalan. We give you glory, we give you praise, we give you honor. Sa inyong pagdakila at papuri. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, matatapos na po ngayon ang aklat ng mga gawa. At bukas, tignan natin kung ano ang mangyayari. Nasa Roma na po sila Apostol Pablo at house arrest siya. Binigyan siya ng pagkakataon na piliin kung saan siya titira. At meron lang siyang bantay na sundalo. Pero kahit sino ang pumunta sa kanya, pwede. At malaya siyang nakakapangaral. So, nung pagdating niya ron, pinapunta niya yung mga pinuno ng mga Hudyo para ipagtanggol niya yung sarili niya kung bakit siya napunta doon. Pero sabi ng mga pinuno na Hudyo, hindi namin nababalitaan yung tungkol sa iyo. Hindi namin alam yan anong paratang sa iyo. Ang alam lang ng mga Hudyo, yung pamamaraan tungkol sa Panginoong Jesus ay inuusig kahit saan, hindi maganda ang tingin ng mga tao. Kaya gusto nilang marinig. Gusto rin namin marinig ano ba yung ipinapangaral na yan. At again, nasa isang sitwasyon si Apostol Pablo na gusto niya. Ano yon? Na maipangaral yung salita ng Diyos, sino man ang naroroon. Pumunta na po tayo sa Gawa chapter 28, verse 23. Gawa chapter 28, verse 23. Good morning po sa inyong lahat.
Hindi ko na mabanggit ang inyong mga pangalan. Si Nanay Emma. Nanay, good morning po sa inyo at sa lahat po ng mga kasamahan niyo dyan sa New York. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Gawa chapter 28 verse 23. Basahin po natin. Yung mga nasa Pilipinas, nasa Middle East, nasa iba't ibang mga lugar pa, pagpalain po kayo ng Panginoon. 23. Kaya nagtakda sila ng araw para magtipong muli. Pagdating ng araw na iyon, lalong dumami ang pumunta sa bahay na tinutuluyan ni Pablo. Pinatunayan niya sa kanila ang tungkol sa paghahari ng Diyos at ipinaliwanag niya ang tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng mga kautusan ni Moises at ng mga isinulat ng mga propeta para sumampalataya sila sa kanya. Nung time na yon, wala pa po tayo nitong New Testament na tinatawag natin mula Mateo hanggang sa Aklat ng Pahayag. Ang mga kasulatan na present during that time ay yung Genesis hanggang Malakias. Meron pang mga ibang mga kasulatan pero hindi kinikilala na inspired ng Panginoon. Meron ng mga sulat ni Moses at ng mga propeta, yung Aklat ng mga Awit. At mula dun sa Lumang Tipan, pinatunayan ni Apostol Pablo sa kanila yung tungkol sa Panginoong Jesus. Pwede bang magawa yon? Oo, kasi sa Lumang Tipan, maraming mga isinulat na paunang hula para ibigay yung impormasyon tungkol sa Panginoong Jesus. Saan siya ipanganganak, saan siya lalaki, anong magiging pangalan niya, ano yung magiging kahirapan niya, papaano siya maglilingkod. Nasa Lumang Tipan na po lahat yon. The Word of God, ito, the Bible speaks of the Lord Jesus. The spirit of prophecy, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy, sabi sa Revelation. Sige po, share nyo lang po, wala pong problema. Salita po ng Diyos ito para sa lahat po. So, pinatunayan ni Apostol Pablo sa kanila. Now, ano naging reaksyon? Verse 24. Ang iba ay naniwala sa kanyang sinabi, pero ang iba naman ay hindi. At dahil sa hindi sila magkasundo, nagsiuwian sila. Pero bago sila umalis, sinabi ni Pablo sa kanila, tama ang sinabi ng banal na Espiritu sa ating mga ninuno sa pamamagitan ni... Ayun, bumabalik. Nawawala po yung signal. Humihina ang signal. Sabi ni Apostol Pablo, tama ang sinabi ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Verse 26, sapagkat sinabi niya, puntahan mo ang mga taong ito at sabihin mo sa kanila na kahit makinig sila, hindi sila makakaunawa at kahit tumingin sila, hindi sila makakakita. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata dahil baka makakita sila at makarinig at maunawaan nila kung ano ang tama at magbalik loob sa akin at pagalingin ko sila. Alam naman natin yung implication yan sa mga Hudyo na talagang pinapatigas nila yung kanilang sarili. Ayaw talaga nilang pakinggan ang tungkol sa Panginoon. But the point here is yung tungkol sa banal na Espiritu. May mga nag-iisip kasi ang banal na Espiritu sa kapanahunan lang natin. Hindi po. Ang banal na Espiritu, nililikha pa lang ang mundo, nandoon na rin ang banal na Espiritu. At dito, sinasabi ni Apostol Pablo, pumunta kayo tayo sa Aklat ng Isaias, Isaiah. Sa Lumang Tipan, Aklat ng Isaias. Chapter 6 po. Verse 9. Umpisa natin sa verse 8. Sorry. Isaias chapter 6. Umpisa natin sa verse 8 hanggang sa sumusunod. Kausap ni Propeta Isaias dito ang Panginoon. Now, pagdating natin doon sa Aklat ng Mga Gawa, no, tingin mo na sa akin. Pagdating natin doon sa Aklat ng Mga Gawa, sino ang kausap ni Propeta Isaias dito? Ang Panginoon. Sino ang Panginoon? Ang Holy Spirit pa lang kausap ni Isaiah dito. Kasi ano yung sabi ni Pablo doon sa gawa? Tama ang banal na Espiritu, yung sinabi ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni Propeta Isaias.
So Old Testament pa lang nagsasalita na ang banal na espiritu. Kaya nga ang paniniwala ng marami, ang author talaga ng Bible ay ang banal na espiritu, ang Holy Spirit. Kinikilos niya yung mga propeta na magsulat. Sinasabi niya sa mga propeta, dinidikta niya kung ano yung isusulat nila. At nagpapahayag siya. O ano sabi rito? Verse 8. Pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot ako, narito po ako, ako ang isugo ninyo. Verse 9. Sinabi niya, umalis ka at sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel, makinig man kayo ng makinig ay hindi rin kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi rin kayo makakakita. Sinabi pa niya, patigasin mo ang puso ng mga tao, hiya mo silang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan dahil baka makarinig sila, makakita at makaunawa. Dahil kung makaunawa sila, magbabalik loob sila sa akin at gagaling. Ang banal na espiritu pala ang nagpapahayag niya noon kay Propeta Isaias. Balik tayo sa gawa. So ano nangyari dito? So yung mga Hudyo, may mga naniwala, may mga hindi, nagtalo-talo, nag-alisan. Verse 28. Gawa chapter 28, verse 28. Nako, malapit na po matapos. Sinabi pa ni Pablo, gusto ko ring sabihin sa inyo na ang salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan ay ibinalita na sa mga hindi Hudyo. At sila ay talagang nakikinig. Gusto ko ibalita sa inyo, pinapangaral na rin ito sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo kagaya natin. At nakikinig sila. Pagkasabi nito ni Pablo, nag-uwian ang mga Hudyo na mainit na nagtatalo. Uwian yung mga Hudyo. Now, yung dulo. Verse 30. Sa loob ng 2 taon na natili si Pablo sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng dumadalaw sa kanya, tinuruan niya sila tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol sa Panginoong Hesukristo. Hindi siya natakot sa kanyang pagtuturo at wala namang pumigil sa kanya. For 2 years, si Pablo ay nandun sa sentro ng Roman Empire at walang pumipigil sa kanya sa kanyang pangangaral. Hindi ito bilanggong tunay House arrest ito Ang tagal bago madinig yung kanyang kaso. Pero sige, share siya ng share. At habang naririto siya sa Roma, nasulatan niya pa yung mga taga Epeso, Filipos, Colossas, at yung isa pang aklat, yung Philemon. Naisulat during this period. Now, tignan ninyo kung ano naging resulta ng 2 taon na pagkakabilanggo ni Apostol Pablo, yung kanyang house arrest. Punta tayo sa aklat ng Filipos. Filipos chapter 1. Filipos chapter 1. Umpisa natin sa verse 12 hanggang 16. Filipos chapter 1, verse 12 hanggang 16. Itong aklat ng Filipos, sinulat ni Apostol Pablo. Kasi po, yung mga taga-Filipos, nagpadala ng tulong kay Apostol Pablo habang nasa Roma siya. At yun ang ginagamit ni Apostol Pablo sa pag-uupa ng bahay at para sa pagkain araw-araw. At siyempre, pag kami bumibisita ron, pinapakain din. Mga taga-Filipos po ang unang talagang supporter ni Apostol Pablo dyan. Basahin ko muna yun, bago natin balikan yan. Sige, bigay ko sa inyo yung verse doon. Sa Filipos chapter 4, Filipos chapter 4, basahin lang po muna natin. Sa verse 13. Umpisa natin sa verse 13 kasi ito palaging binabasa yung verse 13. Filipos chapter 4 verse 13. Tingnan niyo itong sulat niya na ito sa mga taga-Filipos. Sabi rito, kaya kong harapin kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Alam natin po 'yan, 'di ba? Amen. I can do all things through Christ. O, alam natin yan. Pero tingnan nyo yung context niyan. Sa verse 14. Kung umpisa natin sa verse 12, marunong akong mamuhay sa mahirap o ginhawa, natutunan ko ang lahat ng ito. Kaya kong maging kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Sa verse 12 yun. Verse 13,
kaya kong harapin kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Kaya ko. Ang sabi ni Apostol Pablo. Huwag kayong mag-alala, kontento ako. Verse 14, tignan niyo sa verse 14. Ganoon pa man, nagpapasalamat ako dahil tinutulungan niyo ako sa kagipitan ko. Alam naman ninyong mga taga-Pilipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumutulong sa mga pangangailangan ko, kundi kayo lang. Kahit noong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa akin. 17. Sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. 18. Ngayon, dahil sa tulong na ipinadala nyo sa akin sa pamamagitan ni Epaphroditus, natugunan na ang mga pangangailangan ko at sobra pa nga, ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. Tinatanggap ng Diyos yung handog, pero yung tulong ay napupunta doon sa lingkod. 19. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Purihin natin ang ating Ama, ang Diyos at Amang magpakailanman. Amen. Nagpadala ng tulong yung mga taga-Pilipos kay Apostol Pablo through Epaphroditus. At yun ang naging daan para makapag-umpisa ng sulat si Apostol Pablo. Now, pumunta na tayo sa chapter 1, Philippians chapter 1. Tignan nyo yung naging resulta nung pagkabilanggo ni Apostol Pablo. Philippians chapter 1 verse 12. Oras na ba? Okay, may oras pa. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikakalalaganap ng magandang balita. Yung nangyaring pagkabilanggo kay Apostol Pablo ay nakatulong ng malaki sa pagpapalaganap ng mabuting balita. O, kaya nga, salamat sa Panginoon at nakulong si Apostol Pablo. Salamat sa Panginoon at pinaratangan siya at may mga taong gustong pumatay sa kanya at ginamit ng Panginoon ito para mapunta si Pablo sa ganong sitwasyon na nakakapangaral ng malaya. Salamat sa Panginoon. Kaya nga, kahit pag-uusig, kahit mga pagsubok, ipinagpapasalamat sa Panginoon. Tuloy tayo. Verse 13. Sapagkat alam na ng lahat ng gwardiya sa palasyo at ng iba pang naririto na nabilanggo ako dahil sa pagsunod ko kay Kristo. Alam na ng mga gwardiya. Now, sandali. May clue dyan eh. Bakit sinabi ni Apostol Pablo, alam na ng mga gwardiya sa palasyo? Sa palasyo ba nakakulong si Pablo? Saan siya nakakulong? Sa bahay. Umuupa siya, di ba? Umuupa siya sa bahay. 2 taon. Tapos, meron siyang... Tingnan nyo, ha? Ang ganda ng... Pinakita sa akin ang Panginoon dito eh. Roma chapter 28. Roma chapter 28. Dito tayo sa ano. Verse 16. Roma chapter 28 verse 16. Pagdating namin sa Roma, pinahintulutan si Pablo na tumira kahit saan niya gusto. Pero, ano sabi yun? Basahin nyo, Roma 28 verse 16. Ay, sorry. Hindi po Roma. Gawa 28 verse 16. Sorry po, sorry. Gawa 28 verse 16. Kaka-mix ako. Gawa chapter 28 verse 16. Kaya pala kayo na ano, Roma. Sinulat ko rin. Sinulat nyo rin naman. Ano po? Oh, Gawa chapter 28 verse 16. Ano sabi dito? Pagdating namin sa Roma, pinahintulutan si Pablo na tumira kahit saan niya gusto, pero may isang sundalo lang, mga kapatid ha, isang sundalo lang yung nagbabantay sa kanya. Maliwanag ba? Pagdating sa Pilipos,
chapter 1, yung binasa natin kanina, verse 13. Pagdating sa Pilipos chapter 1 verse 13, sapagkat alam na ng lahat ng gwardiya sa palasyo, from one soldier, naligtas yung soldier na yon, mga kapatid. Chapter 1 verse 13. Ano nangyari doon sa isang sundalo na yon? Pupunta muna sa barracks, nag-share, oh, kumusta na yung duty mo? Ah, may binabantayan ako ron na ano, lingkod ng Diyos, si Pablo. Pero meron siyang isinero sa akin, itinuro sa akin tungkol kay Jesus. Ano ba yan? Ay, ayun na. Nag-share-share na yung isang sundalo na yan. At dumami na, kumalat na. May na-convert, may na-convert, may na-convert. Hangga sa lahat na ng sundalo sa palasyo, nakaalam na tungkol sa Panginoon. Praise God. Amen. Yun na matinding multiplication. Mula do sa isang sundalong bantay, pagdating sa Pilipos, lahat na ng sundalo nakarinig na ng salita ng Diyos. Alam nyo, para mag-multiply, you don't need a million. You only need one person. Tapos yung basbas ng Panginoon. Tuloy natin, di ba napakaganda? Marahil pagkahayo kayo, isa lang ang katulong ko, isa lang ang sinisharean ko. Kaya nga alam nyo, kahit malayo yung lugar at nag-iisa, pumunta kayo. Pagtsagaan yung isa na yon, busugin ang salita ng Diyos at pag ginamit ng Panginoon yung isa na yon. Gano'ng kalaki yung butil ng mustasa? Gano'ng kalaki yung puno ng mustasa? Isang binhi lang, minsan naghahanap tayo ng 100 na sisharean, 1,000, daming tao. Sa biyaya ng Diyos, nagpupunta kami rito sa Taiwan kahit iisa lang yung tao. May layunin ng Diyos doon. Hindi man ngayong present na to, ngayon, isa lang, isang taon, dalawang taon, isa lang na ito, pinagtsatsagaan mo, hindi mo alam, pag uwi niya sa Pilipinas, ano mangyayari dyan? Verse 14, dahil din sa pagkakabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon, at lalo rin silang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita. Lalong tumibay, lalong tumapang yung mga ano, kasi walang pumipigil eh. Isa pa, magandang information yan, alam nila, yung nangangaral ngayon, ito dati yung umuusig. Ito nga yung kalaban dati eh. Tapos ito ngayon ang tumutulong, kaya tama yan. Tuloy natin pagbasa, verse 15, totoong may ilan diyan na nangangaral lang tungkol kay Kristo dahil naiinggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ngunit may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangangaral. No? Huwag na nating tukuyin yan. Verse 16. Itong sa 16 kasi ang gusto kong pansinin nyo. Nangaral sila dahil sa pagmamahal at alam nilang dinala ako rito ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. Sino raw ang nagdala kay Pablo sa Roma? Ang Diyos, hindi yung usig, hindi yung bagyo, hindi yung hangin. Ang Diyos ang nagdala sa kanya. There's no accident in the life of a submitted person. Pag ang buong buhay mo ay nakaalay sa altar ng Panginoon, mga kapatid, lay it all on the altar. Ilagay niyo lahat sa altar ng Panginoon. Buong buhay, lahat, pati cellphone, lahat. Lahat ibigay sa Panginoon. Pagka ang buhay mo'y nakaalay sa Panginoon, nothing is an accident. Walang aksidente. Walang aksidente. Now, ano pa yung sumunod na nangyari dito? Pumunta tayo, balikan na natin chapter 4, Pilipos chapter 4. Mula verse 21 hanggang verse 23. Pilipos chapter 4, verse 21 to 23. And I would like to credit, una kong narinig ito nung bata pa ako, shinare ito ni itong portion na ito at yung bahagi na ito ni Pastor Arthur Abuan. Hindi ko makakalimutan yan. May mga bagay sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Sa bahay pa nila, Kuya Pastor Arnel Mendoza. May Bible study noon, ang speaker si Kuya Arthur Abuan, nabanggit niya yung portion na ito. Tapos sumunod ko na may nagbanggit sa akin ito na nagtatak na naman sa akin, si Sister Luz Claudio, asawa ni Pastor Cesar. Nagte-textan kami noon, wala pa yung mga Facebook na yan. Nagte-textan kami at sinabi ko, Nangni, sige, nagbigay ako ng
verse sa kanya na sinasabi ko na magkikita tayo muli, maraming sasabihin. Tapos binigay niya sa akin ito, binabati ka ng lahat ng kasambahay ni Cesar. Kasi Pastor Cesar nga ay asawa niya. Pero yung Cesar na tinutukoy dito, yung emperor, yung emperador po. Hindi siya binanggit dito sa salin ng salita ng Diyos, pero sa ibang salin, binabanggit yung pangalan na Cesar. Okay, basahin natin, verse 21. Kaya pagpalain ng Panginoon si Pastor Arthur Abuan, pagpalain ng Panginoon si Sister Luz Claudio, si Pastor Cesar Claudio, yung unang nagkaroon ng pangitain, nakikilos ang Panginoon dito sa Taiwan. Siya yung unang binigyan ng Panginoon ng pangitain, Pastor Cesar Claudio. Verse 21. Ikimusta niyo ako sa lahat ng mga pinabanal diyan ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Kinukumusta kayo ng mga kapatid kay Kristo na kasama ko rito. Samahan niyo ako sa verse 22. Kinukumusta rin kayo ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos dito. Ano? Lalong-lalo na ang mga naglilingkod sa palasyo ng emperador. Kanina sa chapter 1, mga sundalo. Pagdating dito sa chapter 4, pati na yung mga naglilingkod. Sa ibang salin nga eh, mga kasambahay ni Cesar. Ano ibig sabihin nun? Yung mga katulong, yung mga ano, yung ibang mga opisyal, mga Christian na lahat. Nakapasok doon sa palasyo. Tingnan ninyo. No? Halimbawa, ito yung ano. Nandito yung bahay ni Pablo, yung inuupahan niya. Yung palasyo nando doon. Nakaabot doon sa palasyo. Eh, labas-pasok ang tao doon sa bahay na inuupahan ni Pablo eh. Pag hindi naka-duty yung isang katulong o yung isang naroroon, nagtatrabaho sa palasyo, pumupunta kay Pablo marahil at nakikinig, tapos babalik roon, tapos kumalat na ng kumalat. Oh, praise the Lord. Walang makakapigil sa kamay ng Panginoon. Amen? Walang makakapigil sa salita ng Diyos. Ito'y kapangyarihan ng Panginoon. So, alam nyo kung anong gusto ko i-encourage sa inyo sa katapusan ng pag-aaral natin sa Aklat ng Gawa. Palakpakan nga muna natin ang Panginoon. Nakatapos na naman tayo ng isang aklat. Alam nyo, gusto kong i-encourage sa inyo, ipagamit nyo sa Panginoon yung sarili nyo sa pagbabahagi ng kanyang salita. Ipagamit nyo sa Panginoon. Kahit na pinagtatawanan kayo, kahit na mangyari sa inyo yung kagaya nangyari kay Apostol Pablo, na sa pangangaral ng salita ng Panginoon ko ano-ano nangyari sa kanyang mga pagsubok, parusa, hagupit, ipagamit niyo pa rin. You are a fighting, a winning battle. Kumakampi ka sa ano, team tagumpay. Team panalo. Pagka yung salita ng Diyos ang hawak-hawak mo. Kahit na ang sitwasyon ay parang hindi panalo, panalo pa rin 'yan. Huwag kayong malungkot o mainis pag sinasabihan kayo ng iba. Puro ka na lang ano, Bible, puro ka na lang. Nandito ka sa trabaho, Bible pa rin ang sinasabi mo. Tignan mo yung mga tao, ang dami-dami nilang naiipon, ang dami-daming ano, overtime ng overtime. Ikaw, Bible study kayo ng Bible study. Mga kapatid, ang mundo at ang lahat ng pinagsusumakitan ng tao rito, lilipas. Pero yung buhay ng mga anak ng Diyos, yun ang mananatili magpakailanman. Now, hindi yan ang naging katapusan ni Apostol Pablo po. No? Hindi na natin, wala na tayong time para dyan. Hindi siya nahatulan ng kamatayan dyan. Nakalaya po siya at nakapangaral pa. At dun sa ikalawang Timoteo, doon siya talaga na mahahatulan na ng kamatayan. In short, basahin na nga natin. May oras pa ba? Naku, 5:59. You're not alone, Sister Shireen. Yung wakas ng buhay ni Apostol Pablo, nakalaya pa po siya dyan. Tapos nagkaroon ng pangalawang pagkakabilanggo. Basahin natin ikalawang Timoteo. Tingnan nyo yung dulo ng buhay ni Apostol Pablo. Hindi si Apostol Pablo ang dapat na parangalan natin. Ang parangalan natin ay yan, Diyos. Bakit? Kinuha niya itong tao na ito mula sa pagiging kalaban, ginawa ng Diyos na tagapagtanggol. Mula sa pagiging tagausig, ginawa ng Panginoon na mangangaral.
Ikalawang Timoteo, chapter 4. Ito yung pagkakataon na pangalawang pagkabilangguna ni Apostol Pablo po. At ito, dito, mahahatulan na siya ng kamatayan. At sabi ng tradisyon, ng mga ilang mga sulat, si Apostol Pablo ay namatay ng gilutin, pugot ulo. So, tignan nyo naman yung pananalita niya sa katapusan ng kanyang buhay. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 1, basahin nyo na lang sa inyong sariling panahon, ha? Kasi ibinibilin niya pa rin dyan kay Timoteo yung salita ng Diyos, yung katotohanan, yung pangangaral. Verse 5 na lang ako mag-uumpisa. Ikalawang Timoteo chapter 4 mula verse 5 na lang ako magbabasa. Ngunit ikaw maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa mga paghihirap, gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng magandang balita, at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Verse 6. Ang buhay ko ay iaalay na, dumating na ang panahon ng pagpanaw ko, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya, at ngayon, may inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya, at hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Yung mga huling pangungusap ni Apostol Pablo ay hindi pangungusap ng kabiguan. Hindi. Habi niya, ako, natapos ko na yung takbuhin ko. Ayos na ako, napagtagumpayan ko. Meron ngayon nakalaan sa akin, corona. Ibibigay ng Panginoon sa akin yon. At hindi lang sa akin, sa lahat ng nagagalak sa kanyang pagdating. Kaya, be involved, mga kapatid. Ano yung title ng aklat? Gawa ng mga apostol. Kasi dito ipinakita yung ginawa nila alang-alang sa Panginoon. Pero isa pang title na itinuturing dyan ay gawa ng banal na Espiritu. Kasi paggawa ito ng banal na Espiritu sa mga tao. Hindi tayo. Hindi po si Pastor Paul. Hindi po yung kusino man yung napapanood nyo, ang banal na Espiritu ang kumikilos at sa biyaya ng Panginoon nagagamit tayo. So ang pinakamagandang prayer ngayong umaga ay, Panginoon, involve me. Isama ninyo ako sa inyong layunin. Gamitin niyo po ako, narito ang aking buhay. Let your will be done in my life. Let your will be done in my life. Ano mang pwede kong magawa, yung simpleng pagbati na God bless you, yung simpleng paalala, mahal ka ng Diyos, o yung simpleng pag-iimbita, o yung simpleng pag-share ng ginawa nyo, yung mga messages ninyo, yung mga patotoo, gamitin nyo po kami. Gamitin nyo po kami. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant. Make me a servant, make me a servant today. Oh, I want to be like Jesus. Oh, I want to be like Jesus. Worthy of honor, yet servant of all. He's my example. Where he leads me, I will follow. Oh, I want to be like Jesus. I desire to be like him.
ang maging tulad ni Jesus. Ang lagi kong panalangin, siyang dapat papurihan, ang nag-alay ng buhay. Siya ang aking tutulanan, susundan saan mang dako. Ang maging tulad ni Jesus, laging panalangin ko. Hallelujah. Yan po ang aming panalangin. Ama, sa inyo po ang lahat ng pagdakila, ang lahat ng parangal, ang lahat ng paghanga, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagkilala ay sa inyo po. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa pangpalakpak sa Panginoon, saan man kayo naroon, palakpakan natin ang Panginoon. Nakaisa na naman tayo. Nakatapos po tayo ng Epeso, Pilipos, John, yun ang mahaba-haba eh, no? At ngayon, nakatapos tayo ng aklat ng gawa, purihin ng Panginoon. Ano ang umumpisahan natin bukas? Sundan, ang susunod na kabanata. Hindi natin alam, nagpe-pray pa rin po ako kung ano ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. O ito po si Pastora, dapat sana mag-iimpake na ngayon yan para umuwi. Tsaka yung anak ko, hindi na po makaka-uwi. At ilabalik uli sa cabinet ang mga damit. Ang malungkot lang sa amin si Evangel, yung bunso. Excited nang umuwi eh. Nung sinabi namin na, nako Evangel, hindi na tayo makakauwi. Ay! Lumungkot. Bata pa po kasi yun, hindi niya naiintindihan. God bless you. Oh, sabi ni Tita Jera, Shalay Brau. Star Ira, pangako sa Panginoon, by God's grace, mamaya, pagbukas ng ano, post office, papunta na kami ron. Papadala namin yung Sister Shireen. Papadala namin yung Bible mo. Sige po. God bless po sa inyo. Ang Diyos ay mabuti. Brother Fernand, tuloy-tuloy lang po. Yung mga devotion ninyo, tuloy-tuloy lang. Alam ng Panginoon yan. Yung lahat ng mga pagsisikap ninyo ron at pagsishare ninyo ay hindi mauuwi sa wala. Ang salita ng Diyos ay palaging may resulta. At doon sa mga iba po na hindi pa nakakita, ito po yung church dito sa Dalyaw. Ito po, isa po siyang malaking warehouse. Ayan. Yan po yung harapan. Patay ang ilaw eh, kaya hindi ko na po ano. Ayan po. Dito po tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon at yung ibang mga gawain pa natin. So God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you tomorrow po. Jasil, kumusta sa inyo dyan? Sa Alfonso, sana maimbitahan nyo naman ako dyan. Hallelujah. God bless po sa inyo. To God be the glory.